Yes, good morning mga guys. Magluluto pa ako ngayon ng tinulang manok. Tinulang manok na mayroong mushroom. Ayan po ang ating mga sangka. Ito yung manok natin na native. Native po yan mga guys. Meron siyang egg. Ayan, mataba po yan. At ayan ang ating mushroom. So instead na papaya ang ihahalo, so wala kaming papaya, so mushroom na lang. At saka yan ang dahon ng sili. So this is a new version ng aking tinola. So igigisa muna natin siya mga guys. Maglagay tayo ng kunting mantika lang para maigisa natin ang ating bawang. Ayan po ang ating bawang. At meron ding luya, ayan, luya at saka sibuyas. So pag nailagay na natin lahat yan, maigisa siya. Iano lang natin na mag golden brown na siya. So after that, so mailagay na natin ang ating native na manok. So medyo mabagal ang ating apoy mga guys, medyo mahina ang ano. Ayan na ang ating luya. So medyo dinamihan ko na ang luya mga guys upang ito'y matanggal po yung ating anong tawag nito, yung langsa po ng ating native na manok. So ang luya kasi mga guys ay pangtanggal ng langsa. Ayan. So ini din natin siyang, igigisa din natin siya. So abang medyo nag-antay tayong magpa-brown yan, isusunod natin yung paglagay ang ating sibuyas. Yan, medyo konting sibuyas lang mga guys kasi sa ating panahon ngayon, maniwala man tayo sa hindi, ay talagang napakamahal ng sibuyas ngayon. Yun yung karamihan sa ating social media ngayon ay nagkakaroon na ng mga advertise ng sibuyas, nagiging ginto na raw. Ayan nga. Sa totoo lang, may iba kong nilulutong wag na lang maglagay ng sibuyas. Agad napakamahal. Parang equivalent na rin sa lulutuin mong ulam. Ayan. Habang inaano na naantay natin na magluto siya. Medyo mahina lang yung aking ano. Yung aking apoy mga guys. Ayan na, ilalagay na natin ang ating native chicken. Huwag na masyado natin pa brown-brown. Medyo nagmamadali na mga guys. Medyo nagugutom na po ang ating pinakamamahal na tummy. Ang ating mga chan. So, itong tinula namin, itong tinula ko ay para sa ating lunch. Para po sa aming lunch to. Tanghalian. Isang buong manok ng native. Tsaka meron kasamang mga egg. So dapat siguro mangingitlog na to eh. Ayan. Inagsama na natin pati ang kanyang gizzard. Namasama na natin itula. Sadyang mas malasa yung native mga guys kaysa ibang klaseng manok, yung mga 45 days na manok. So pag gusto talaga natin humigop ng sabaw, ayan magluluto tayo ng tinula. Pero mas masarap talaga ang native chicken. Para sa ayan ang lalagay rin natin ang egg, ipagsama-sama na natin para matanggalin yung langsa niya. Igisa na rin natin siya. Ayan, maglagay po tayo ng asin upang maabsorb yung asin sa kanyang laman. Ayan po mga guys, habang nagigisa tayo, i-add na natin yung asin para magkaroon na rin ng lasa yung ano, yung manok natin, para mag-absorb yung lasa sa kanyang balat, sa kanyang laman. Ayan.
noon. Halu-haluin lang natin siya. Halu-haluin natin siya. So ayan mga guys, takpan muna natin siya habang nag-aantay tayong lumambot ang ating manok. Antayin natin habang mag-antay tayo ng ilang mga minuto. Ayan, i-add na natin ang ano. Andyan na ang ating lemongrass na dagdag pang pabango sa tinola. Dagdag pang lasa. Magka-partner kasi yan at saka yung ano eh, yung luya para matanggal yung langsa ng ating manok. I-add na po natin mga guys ang ating mushroom. Ayan ang mushroom natin. So instead na papaya yung ilalagay ko, so wala kaming papaya mga guys, kaya yan na lang muna yung ating ilalagay, yung mushroom. So yun yung sinasabi, the new version of tinola recipe. Native tinola recipe. Yeah. Mushroom at saka dahon ng sili ang ating ilalagay na gulay. Ayan po. And furnace mga guys, masarap po ang lasa ng sabaw nito. Kakaibang tinola. May lasang mushroom. Ayan, add na tayo ng tubig. Yung mushroom kasi isinabay ko na para sa pag-isa. Mag-isa din siya. Tsaka ayan. Pero yung mushroom na yan, malambot na yan. Binabad ko muna yan sa tubig ng siguro mga 30 minutes kung binabad yan sa tubig para siya lumambot. At tsaka nilinisan ko ng mabuti. Ayan na siya mga guys. Templado na po yan mga guys. Meron na pong timpla yan. Pwede na rin kumuha tayo ng sabaw na yan. Kasi timplado na. Pero inaantay pa natin kumulo siya at saka ilalagay natin yung ating dahon ng sili. Yun talaga yung perfect. Ayan. Yun talaga yung perfect pag may dahon ng sili ang ating tinola. So medyo makunti lang yung sabaw natin kaya nag-add tayo ng tubig para hindi tayo mabitin sa ating sabaw. Ayan. Halo-haloin lang, halo-haloin hanggang sa maging tama ang timpla. Ayan, so makikita mo natin mga guys sa ating sabaw na napakataba po ng ating native na manok. Ayan o. Naninilaw-nilaw ang taba niya. So maybe nag-add tayo ng asin dahil medyo may kunting tabang pa. So kanina pa nung ginigisa ko pa lang, nilagyan ko na siya ng asin. So ngayon medyo matabang pa siya ng kunti, kaya add tayo ulit ng asin. Tsaka meron na rin pong ano yan, yung naglagay din pa ako ng isang Norcubes natin, chicken, Norcube chicken, para mas lalong malasa. Pero kahit wala na nga yan, kasi basta native yun na yun, mas masarap na kahit wala mga noronor na yan. Ngunit nang maglaga ng Norcubes. Yan, takpan muna natin siya mga guys. At saka ayan na. Kulong-kulo na siya. Pwede na natin ilalagay ang ating dahon ng sili. Pero before natin ilagay, tikman ulit natin kung talagang ayan ang ating sili. Siling haba. Siling green. Ang perfect ricado talaga sa ating tinola. So habang umuulan ang panahon, ayan ang pwede nating higup-higupin upang matanggal ang lamig.
So ayan mga guys, dahil tama ng timpla, i-add na natin ang dahon ng sili. Ayan. Seconds na lang ang buhay ng dahon ng sili yan. Mabilis lang yan. Pwede na natin siyang kainin. Magkainan na tayo mga guys. Ready to eat na yan. So prepare na natin ang plato para sa ating lunch time. So ayan mga guys, thank you for watching. This is my recipe for today. Thank you so much once again. Yan, tatakpan muna natin siya. At ating bubuksan lang din. Ayan na, kumukulo na po guys. Lumalabas na ang amoy, ang bango ng ating tinola. Native tinolang manok. Ayan na ang ating sili. Green, sili na green. So ayan, sapagkat malambot na siya, i-add natin ang ating dahon ng sili. Ayan, ilang minutes lang yan. Masarap na. So ayan po ang ating tinulang manok na native. Thank you for watching, my guys.